Ngayong August 21, 2024, sa pagkakataon ito, tayo po ay pinalad sapagkat makakausap po natin ang kalihim po ng Department of Health. Nasa kabilang linya po natin si Secretary Ted Herbosa. Magandang umaga po muli, Secretary Ted. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Magandang umaga at ako'y nagagalak na makapanayam kayo dito sa DWIC. Opo, salamat po sa pagpapalakbo ninyo. Sir, namiss namin ninyo. Kayo. Namiss natin si Sir, no? Oo nga. Ang tagal na natin na interview na huli. Hindi nakakausap si yes. Secretary. Eh, pero busy naman kasi. Oh, tsaka budget ano pa eh. May budget hearing, hearing pa. Budget hearing, no? Di ba, Secretary? Tama kayo. Napaka-busy ng trabaho ng isang kalihim ng kagawaran. Mas madali yung trabaho ko noon, nung time na. Pero mas maganda naman ngayon. Straight from the horse's mouth. Hindi, ibig sabihin, mas nagagamit talaga yung kaalaman ni Secretary. And speaking of kaalaman, Secretary, mukhang masusubok din ang iyong naging karanasan nitong nakaraang pandemic. Though wala pa namang, hindi pa naman natin kumbaga masasabi kung ito ba'y magiging isa rin pandemic, itong mpox. Sana naman, wag na. Wag naman na sana, Secretary Ted. Ano hong napag-usapan po ninyo ni na Pangulong Bongbong Marcos nung pinulong po kayo? Siyempre, interesado siya kagaya ng lahat ng Pilipino nung sinabi kong may unang kaso tayo na mula nung dinaklara ng WHO yung Public Health Emergency of International Concern. Siguro para natin mga kababayan, yung epidemya po nandoon sa Democratic Republic of Congo, sa Africa, at sa paligid na bansa niya. Meron silang mga 2,000 cases, so 1,800 to be exact, na mga cases. At marami nang namatay. At may mga bata pa na namatay. So, umikot din to sa mga katabing bansa nila. Yung mga Burundi. Opo. Secretary? Organization. Opo. Na siyempre, pwedeng kumalat pa ito. So, kung akong tatanungin nyo, ang kahawig nito, hindi ang COVID. Yun! Ang kahawig nito, yung umpisa noong HIV. Ah, okay. 1982 yun, bagong doktor ako noon. Okay. At ganun-ganun din, yung nag-umpisang... Apo? Sexually transmitted disease, ganun. Nabahala ang World Health Organization kasi yung mga minensyon ko, eh marami mataas. Apo? So, Sek, medyo chumachapi ang signal. Mukhang konting pihit lang ng konti, Secretary Ted. May balikan natin si Secretary Ted. May mahalaga siyang binabanggit doon eh na itong monkeypox. So hindi ito may halin tulad sa COVID. Pero ito, di ba, mga naunang balita natin talagang sexually transmitted ito, no? Eh kung hindi ka naman may kapagtalik, eh safe ka. Parang ganun. Okay. Okay na si Secretary. May kapagtalik sa ano, ha? Yung sa hindi kakilala. Sa ano po yung binabanggit mo ninyo kanina na naputol? Oo, yun nga. So sabi ko nga, doon ang outbreak at or than about concentrated 1,800 lang doon. Concentrated doon at siyempre alam niyo naman may bagong variant or clade ang tawag doon, mas maliit kaysa sa variant yun. Yung clade parang magpinsan kaysa sa magkamag-anak lang, ano? So yung bagong clade ng mpox mas nakakamatay, may 10% mortality. So yaan ang dineklarahan ng World Health Organization na Public Health Emergency of International Concern. Wala pang pandemic. So wala na tayong matakot. Okay. Ang Public Health Emergency of International Concern, ito yung declaration na parang typhoon signal 1. Pwedeng dumaan yung bagyo dito. Ganun yun. So parang warning system siya. So lahat ng mga Ministry of Health, mga Department of Health, nag-iingat. So dahil dyan, nag-increase yung surveillance natin, nag-declare at last week nga, may na-pick up na may ganyang sintomas. Opo. Eh, hinintay namin yung maging ano yung resulta, lumabas. Actually, 5 yung naging suspect sa Pilipinas. At isa lang doon sa may kamukhang symptoms ang nagpositibo. 5? So, kaya nag-press release ako nung Monday na merong mpox sa Pilipinas. So, ito po ay taga Maynila. At concurrently, naka-confine naman siya
sa ating ospital. Taga Maynila, Secretary? NCR. 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 So, yung limang magkakakilala ba lahat yan? Meron silang contact? Ay, hindi. Iba. Iba-iba yan. Mga siyempre, nagsususpect yung mga doctors na baka M-PAX yung nakita sa balat nila. Oh. Eh, pinadadala ng sample sa RIT. Mm-hmm. Okay. So, ito, pang-sampu ito mula nung nakaraang M-PAX. So, yes, sa Pilipinas, pan-sampu na siya. Kasi in 2022, hanggang December 2023, naka-pick up tayo ng siyam na M-PAX cases. Alright. Na lahat ng siyam may history ng travel sa ibang bansa. Mm, alright. Except itong punang ito. Opo. Hindi po siya nagbiyahe sa ibang bansa. Mm. Pero positive siya. So, ibig sabihin nun, siguro meron din mga nagkakaroon ng M-PAX dahil mild nga siya, no? Mm-hmm. Magkakabutlig-butlig ka pagkatapos self-limiting. Parang bulutong tubig. Mm-hmm. Gagaling ka yan. Pero yun nga, pag nagkaroon tayo ng close contact o intimate contact sa isang taong may M-PAX at may mga butlig na ganito, mahahawa ka within anywhere from 6 to 21 days, pwede kang magkaroon na rin ng symptoms ng laglat, pananakit ng ulo, sakit ng kaso-kaso, parang prangkaso. Pero biglang lalabas yung mga, yun nga, yung mga butlig-butlig, maybe sa genitalia mo, sa likod, sa kamay, rashes. Ato hindi siya rashes. Pantal? Butlig siya. Pantal lang, ganun. Butlig, may tubig, parang yung sa chicken pox. Parang sa buluto. Tapos ito, nagnanana after some time. O yun ang pinaka nakakahawa. At ang kaibahan nito, yung HIV nga, sexual contact lang talaga eh. Yes po. Ito, pwede close contact na katabi mo lang. Ah, at pwede rin to, pwede rin to yung tawag na fomite, yung tuwalya or... Mga gamit. Nag-share tayo. Pwede ka rin kasi yun, at saka nagsususpect sila dahil sa Africa, may mga bata. Hindi naman siguro nag-sex yung mga bata. Yeah. Alright. Close contact, so parang droplet. Baka posible rin. Talsik na laway. Yun, talsik na laway. So yan ang warning. So syempre, binilabas natin to para sa impormasyon ng ating mga kababayan na may umiikot ditong M-PAX virus kasi na-pick up natin to isang Pilipino. Hindi naman siya nag-travel. Yes. So hindi to galing dun sa Africa. Kasi nandito na siya. Hindi siya umalis. Unless may nakasama siya na nag-travel. So, nagko-contact tracing ngayon. So, dami na ilang tao yung na-contact tracing ng mga nakasama niya. Mm-hmm. At binabantayan natin ngayon yung mga contacts niya. Mm-hmm. Kung ilan doon yung mga nagkasakit or magkakasakit. Sektag, kasi akala natin through sexual contact lang yung ano, no, yung lalabas yung sa M-PAX, no? May iba pa pala yung makatabi mo lang. Paano na yung mga kampanya ho natin na kontra dito sa M-PAX? Alam ko naman na lahat naman natututukan, ano? Mamaya ho sa dengue. Correct. Opo, oo. Correct. So natutunan na natin ng COVID, so nagtayo na rin ako ng task force against M-PAX. So kinuha ko lahat ng eksperto, pati yung SAGE, yung ating ano, is a strategic advisory group of experts, sila Dr. Solante, Dr. Michelle Salvanya, naka-establish naman yan sa DOH, so kinukonvene ko na rin siya. Tapos ang una namin gagawin, syempre yung aming key population kakausapin. Itong mga kaso, nagpapatingin sa klinika, hindi sa emergency. Dahil ng COVID nun, di na makahinga kung punta ng emergency, di ba? Yes. Ito, may butlig eh. So, kuminsan sa private clinic, sa dermatologist. Oo, kasi skin. Yung specialist sa balat. Kasi syempre na nababahala sila doon sa butlig. Opo. So, ang punta nila sa klinika. So, yan, magko-coordinate kami with mga... Mostly, itong mga ospital na dineklara ko na ready to accept, may mga dermatology residents and clinic yan. Diyan nagpupunta ang mga Pilipino, may mga complaint sa balat nila. Kasi ganoon na ang mangyayari dyan. Pag tinubuan ka ng mga butlig, yes, siyempre pupunta ka sa clinic ng derma. Diba? Derma, right. Derma. Pero hindi naman lahat ng derma clinic, ganyan eh. Kasi kung iba, papaganda lang eh. Pero naman, yung clinic, parang, pampakinis, parang ganun na, no? Ibang clinic, for wellness lang eh. Yeah. And aesthetic. Yun, diba? Pero
Doon sa aming mga ospital, may residency training. Yung mga dermatology talaga, yung mga kapansanan sa balat, yes, yun ang ikukonsulta mo. Dentista yun sa ganung klase, iba't ibang klaseng sakit sa balat. Alright. So yan ang hinahanda namin ngayon. Tapos itetrain natin ulit ang ating mga emergency doctor. Kasi pag sarado na yung clinic at gabi, nataranta yung tao at may pantal sa ari niya, pupunta siya siyempre sa emergency hospital. Or kung matindi yung lagnat, sakit ng katawan, di makagalaw, baka tsaka lang na-examine, ganun malalaman yung simptomas. Mm-hmm. So wala pa tayong emergency, ha? Isang kaso lang to. Tandaan nyo, isang 100,000 tayo Pilipino. Pero no cause for warning, yan ang sinasabi namin. So wala pang dapat ikatakot, ikapangamba ang ating mga kababayan sected, pero ang maraming kaso ay ang dengue at ang leptospirosis. Dahil tag-ulan actually. Mm-hmm. Yan ang actually lepto muna, yung lepto pa. So dalawa, minamatay. 30. Oo. At saka ang daming, 'di ba, nagagalit nga ako ba't nagsuswimming yung mga bata sa bahay, madumi yan. Hindi naman swimming pool yan. Mm-hmm. Ayan ang nangyari siguro doon sa 20 na namatay. Kasi 670 yung nagka-lepto mula noong nagkarina at saka habagat na matinding baha sa Metro Manila. Opo. 670. Isipin mo yun, ang dami nun. Napuno yung MPTI ng 40 ba yun o 50. Iba, nilipat na daw sa iba eh. Ibang ospital. Yeah, eh. Inirefer na sa ibang ospital. Ang hirap mag-alaga ng lepto case kasi nasa ICU siya. Kailangan mo ng isang nurse para sa dalawang critically ill. Tapos yung gastos, yung malaki ha, maabot kami ng 300 to 400,000. Huh? Sa pag-alaga lang ng isa. Ay, kung nakuha mo na dahil nag-swimming ka lang sa Imburnal, kuwawa naman yung ibang pasyente na agawa mo pa ng pera ng gobyerno, no, para pagpag-abot. Eh, preventable naman siya. Opo. Diba? So yan, kaya nililinaw ko lang. Eh, ang hirap naman, kahit magpalabas tayo ng batas na bawal mag-swimming, sabi sa akin ni President PBM, eh, paano mong i-implementa yan? sabihin pa sa inyo, KJ naman ni Secretary Ted. Enjoy ka nga eh. Habang umuulan, di ba? Tama naman siya. Kasi nag-i-reach ang governor eh. Siyempre, kami talagang i-heighten na lang natin yung kampanya ito sa radyo. Mm-hmm. At pati yung mga tanod, eh, sila magpa-uwi dun sa mga bahay. LGU. Oo, LGU ang talagang tututok dyan na, yung mga bata, huwag yung swimming dyan, di ba? Mm-hmm. Kung mabasa ka naman sa baha dahil nanggaling kang trabaho na baha, sabon at tubig, pinapatay yung leptospira. Mm-hmm. Kailangan mo lang ng antibiotic kung ikaw may sugat sa paa or may ano, yung matagal kang nababad kagaya ng mga nagre-rescue dyan. Binibigyan natin ng antibiotic. Pero sabon at tubig, mga kababayan, pag nabaha ka, shower ang diretso mo, magsabon pa maigit na magpay yung mesobyo. And then, of course, huwag maglaro sa tubig at huwag magtampisaw doon sa tubig baha. Mm-hmm. Kasi lumalangoy pa yung daga kasama ng mga bata na kudus ko. Mm-hmm. Saka basura. Ang isa pang pinagunapan. Ano na lumulutang dyan. Pasintabi po sa mga nag-almosal. Kasi baha ang pinag-uusap. Yung pagdami ng lepto, ang katapat nun, pagdami ng daga. Ah. Yung pagdami ng daga dahil sa solid waste natin. Dahil din sa basura talaga. Basura. Ayan. Kung yung kalinisan talaga ang maglalagano ng kalusugan natin, magmiminti na. Pagka madumi ang paligid, ayan. Kasi nung bata ako, lumulutong naman ako sa baha. Pero nung araw, sabi ko, Mr. President, merong Metro Aid nun eh. Oo. Malinis ang magigila. Malinis naman yun nung araw eh. Malinis naman eh. Oo. Oo. Eh, ngayon, ibang kulay na eh. Iba na kulay ng tubig eh. Sected eh. Matindi na sa itim, tsokolate ba o ano nang pinagalo-halo. Dati may mga tumatalon pang isda kapag bumaba eh. Pag nasisira yung mga palahis na. Ngayon, iba na eh. Ngayon, alam na. Ngayon, hindi. Iba talaga. At saka nakikita nyo, may baha. Lumulutang din yung basura. At yes, yung basura din yung bumabara doon sa mga draining. Kaya tumatagal yung baha. So, I think, behavior ng tao, sabi ko nga, Mr. President, ang kailangan dito talaga, solid waste management na magaling. Pag tag-ulan na, dapat yung mga nakatambak na basura, na hahakot
kaagad at tayo, naglilinis tayo ng mga kalat sa palipaligid. Mm-hmm. Yan, tapos yung dengue, dengue pa. Magde-declare ka na ba ng outbreak? Season, ayoko na mag-declare ng outbreak kasi na-realize ko yung mga tao. Nung nag-declare ako ng MPAX, parang na post-traumatic stress yung mga tao. Ang tanong sa akin, Sekretary, magmamask na ba tayo? Bawal na ba mag-travel ulit? So, sabi ko, teka muna, ano lang to eh, parang precautionary kumbaga. Para tayo na-traumatize kasi doon sa COVID. Yes. Which is true. Totoo naman. Lahat tayo na-traumatize. Mm-hmm. Isa nga ako sa spokesperson noon para nagbibigay ng kaalaman. So ngayon, mataas na talaga ang dami ng nagkakadengue. And ang sasabihin ko lang, season ng dengue. Ito yung panahon ng dengue pag tag-ulan. Mm-hmm. Kaya dapat mag-ingat. Anong pag-iingat? Bawasan yung mga pagpupugaran ng lamok at pagdami ng lamok. Gaya nung sa lepto, bawasan yung basura para hindi dumami yung dagat, walang makain. Mm-hmm. Ito naman yung tubig na naka-imbak, yung mga timba na nakabukas. Mm-hmm. Yan, linisin yung mga kanal, yung mga alulod ng bahay. Kasi pag dumami ang lamok, kadami ang may dengue. Mm-hmm. So yan ang mensahe ko lang sa mga kababayan natin. Pataas ng pataas po yung mga kaso ng dengue at ang dami ng LGU nagdeklara ng kalamidad sa dami ng pasyenteng may dengue sa kanilang mga kalamidad, sa kanilang mga lugar. Mm-hmm. So, yan, season na po. Talagang, ang maganda, meron na tayong pan-test, yung NS1. Mm-hmm. Parang rapid antigen kit, parang test kit. Okay. So, sa ER, natetest na namin yung bata kung dengue nga yung lagnat niya at rashes. Kung negative yun, pinauuwi na lang. Opo, at kung positive naman, depende kung mild, moderate, o severe, babantayan yung platelet niya. So, mababa yung namamatay kasi gumagaling na kami mga doktor sa paggamot ng dengue. Pero ang dami pa rin. So, paalala, lamok lang ang kalaban dito eh. Mm-hmm. Lamok lang. At saka, siguro dapat nag-long sleeve yung mga bata para day biting kasi yung mosquito, yung Aedes aegypti. Sa umaga yata siya nag-feed. Mm-hmm. Tsaka yung babae lang yung nag-feed in preparation for pagbubuntis. Sige, meron nangangagat. Oo. Sige, meron naman yung mga nilalagay din ano, yung pinapahid na mga cream, 'di ba? Oh, yo, for protection daw pati sa legs, lalo yung mga nakapalda. Oo. Correct. At saka siyempre kung may daming lugar, maraming lamok sa lugar mo, umalis ka na doon. Ayun lang. Kasi, ang isa pang nahahabol ng lamok, kung minsan yung mataas yung uric acid sa dugo. Ah. Eh, napansin kayo, kung minsan nagpa-party kayo, tapos isang tao lang yung kinakagat ng lamok. Ay. Kasi among you. Ganun. Ganun pala yun ako. Alright. Apo. Teka, one last na lang ko kay Sec-Ted. Sec-Ted? Ay. Diyan pa ba? Si Secretary Ted. Nag-party. Teka. Ano na natin siguro si Sec Ted. Mm-hmm. Oo, paano na tayo? Paalam na tayo kay Sec Ted. Pakisabi na lang, ano. Sige. Tumatawag ba? Ay, sige. Sige lang. Go ahead. Parting words na lang bago natin siya tuluyang bitawan. Napakalaga po nitong issue po. Oo, kalusugan nito eh. Kalusugan po ito. Dahil mataas po ang kaso po ng dengue at leptospirosis no? Though wala pang bakuna no doon sa na. Dengue. Affected baka meron ho kayo mga karagdagan pa mga panawagan sa paalala piso sa publiko. Ayun yung dengue lang talaga no. Dengue lang. Ito kahapon umulan naman ng isang araw umulan. So magbaho ng bota yung mga nagtatrabaho lalo na alam niyo naman kung ang lugar niyo bahain. Magbota kayo at kung mapilitan kayong lumusong sa baha, maghugas ka agad ng matindi sa soap and water para hindi magkalepto. And then magpigilan natin yung mga bata, maglaro ng swimming. Alam niya, okay maligo sa ulan, pero hindi okay lumangoy dun sa maduming kulay brown na tubig. Totoo naman. Totoo naman yun. Totoo naman. Kasi ulan, malinis yun eh, di ba? Walang baha, maglaro ka sa ulan, wala namang problema yun. Mm-hmm. Okay sa akin yun. Alright. Tapos sa dengue talaga, bantayan natin ang dengue. Ano pa lang, kasi bare months tumataas yan eh. So pataas pa lang, ang dami na. Bare months pa. So make sure, maglinis, ano yung kalinisan pa rin yan eh. Mm-hmm. Yung sa dengue. Apo. Make sure walang pupugaran yung lamok. At yun, gumamit ng mga repellent, long sleeves,
etc. Alright. Opo. Naku, sige po, Sekted, marami pong salamat sa inyo pong oras at sa mga susunod pang araw. Kung maaabala pa namin kayo, marami pong salamat. Good luck po sa inyo. Ingat po kayo, Secretary. Maraming salamat, Ted. Magandang umaga po. Salamat po. Magandang umaga. Good morning po sa inyo. Alright. Si Secretary Ted Herbosa po yan ng Department of Health. Magbabalik po muli ang Arangkada Balita. Makalipas lamang po ilang mga paalala. Ang oras! Oras! Hatid sa inyo na Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo. Quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. Anim na minuto lang bago sumapit ang ganap na alas 6. That time check was brought to you by Fujidenzo Home and Commercial Appliances, where you get reliable, durable, and energy-saving products. Upgrade your usual appliances to Fujidenzo HD Inverter Appliances. Fujidenzo. Quality above all. Upgrade your home. Upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all. Arangkada Balita. Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop! Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok! Mababalita ang lahat, hagit lahat sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV! Naka-live din sa DWIZ News! Naka-live din online! DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News Website! Samahan ang buong pwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugan sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ang inaabangan tuwing hapon sa